May isang kababayan po tayo sa Saudi Arabia na hinatulan ng death penalty ayon sa Department of Migrant Workers. Hey, blessed day mga kabayan! Welcome back po sa aking channel, OFWKSA. So nakakalungkot na naman na balita ito mga kabayan dahil isa na naman nating OFW ang mahatulan ng death penalty o bitay dito sa Saudi Arabia mga kabayan. Ayon sa ating DMW, the Department of Migrant Workers mga kabayan. So watch natin ang mga video nito mga kabayan. Death penalty ang hatol ng korte sa Saudi Arabia sa isang OFW doon. May ulat si Joy Antonio. Isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia ang nahatulan ng parusang kamatayan ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Undersecretary Hans Kakdak, katuwang nila ang Department of Foreign Affairs sa pag-aasikaso sa naturang OFW. Sa tala ng DFA, aabot na sa 83 Pilipino mula sa iba't ibang bansa ang nahatulan ng death penalty. Para mapigilan ang pagbitay sa OFW sa Saudi Arabia, humingi ng kapalit na blood money ang pamilya ng biktima. Katumbas nito ang 30 million na Saudi Riyal. Nakatutok na rin ang ahensya sa mga Pinoy na nasa death row sa Malaysia. Sa susunod na linggo, nakatakda rin bumisita sa Malaysia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, tinutulungan din ng DMW ang mga OFW na may hinahabol pang sahod sa mga nagsarang kumpanya dahil sa nagdaang crisis. We're talking to the DFA about this particular case. Yes, we're aware of the case and we're talking, coordinating with the DFA on this matter. We are reaching out to the family as well. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak kung anong kaso ang hinaharap ng ating kababayan. Pinangangambahang matibay kung hindi mabayaran o mapagtibay kung hindi humabayaran ang abot sa 30 million Saudi riyals o mahigit 430 million pesos na blood money na hinihingi sa kanila. Nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs tungkol dito, pati na rin sa pamilya niya. Sa huling datos po na naibahagi ng DFA, 83 Pilipino ang nasa death row ngayon sa iba't ibang bansa dahil sa magkakaibang kaso. So yan po mga kabayan, ang mga balitang yan. Nakakalungkot po talaga mga kabayan na meron na naman tayong mga kabayan na naharap sa mga bitay at death penalty. At marami pa palang nakasalang sa iba't ibang panig ng mundo na mga kabayan natin na nahatulan ng death penalty. Hindi lang dito sa Saudi Arabia mga kabayan. Kaya paalala lang po sa inyo mga kabayan at sa ating mga OFW sa buong mundo na sana po lagi tayong mag-iingat. Iwasan po natin kung hanggat maaari mga kabayan ang mga tensyon o pakikipag-away o umutang dyan sa mga loan para hindi po tayo makasuhan at makulong mga kabayan. Sana po may aral po tayong napulot sa video na ito. At maraming salamat sa inyo mga kabayan sa inyong panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para sa aking mga bagong manonood. To God be the glory.